So yo, what's up mga kalods, no? 300 OFW, galing sa gitnang silangan, no? Galing po sila ng Saudi, Qatar, saka Kuwait. 300 pong mga OFW yung hindi po pinayagan ng mga residente na makapunta doon sa kanilang hotel or lugar kung saan po sila ikuha-quarantine ng 14 days, ano? So, panoorin nyo itong video mga kalods ng isang kababayan natin na kumuha siya ng video para i-update, ano? Alright, so mamaya na ako magko-comment and panoorin nyo muna itong video nito. Latest update, ito, 6 o'clock, dito pa rin kami sa tapat ng Chateau Royal. Waiting pa rin. Ayan, mga bus. Waiting kami kung saan kami dadalhin, kung anong decision ng OWA. Ayun yung mga taga OWA na doon sa ano. Mamaya uli ang update. So yun, dumating sila ng 2 a.m. ng madaling araw sa Batangas, ano. Pero inabot na sila ng 6 a.m. at hindi pa sila nakakadating doon sa lugar kung saan sila ikaw-quarantine, ano. So panoorin pa natin tong update ni Kabayan, no? Alright? So, panoorin po natin. Ito po, bumalik kami sa Chateau Royal. Ito kami kumain kanina. Pumunta kami ng Matabongkay. Pero hindi kami tinanggap doon. Pinabalik kami. Ayan. Lahat po ng buses. Pila-pila. Hindi po alam ngayon kung saan kami tutuloy. Walang gustong tumanggap sa aming mga expat. Yung mga kabayan. Yung pong ano, latest po ngayon status namin ngayon dito sa Batangas. So yung kita nyo naman mga kalods, no? Pinagpasa-pasahan lang sila at hindi sila tinanggap, ano? So, parang hindi po maganda yung ganyan, ano? So, tayo mga OFW, excited po tayong umuwi, no? So, masaya kasi nga, good news, kasi nga may umuwing mga Pilipino. Pero yung problema naman pala, pagdating natin sa Pilipinas, mamumblema rin tayo kung saan tayo pupunta o saan tayo ilalagay ng pamalaan, no? Kasi nga yung mga lugar kasi minsan yung mga residente is hindi pumapayag. So yun yung problema po, no? So pumapasok po doon yung discrimination sa mga OFW. So sana naman maging maayos to, ano? And hindi ganito yung dadatnan ng mga kababayan natin, yung mga ka-OFW natin dyan, na akala pag-uwi dito is okay na, no? So, pag-uwi pala nila dito, yan yung sasalubong sa kanila, or yan yung madadatnan nila, no? Mahihirapan sila, no? Makin yun, sobrang pagod mo. Bumbiyahe ka. Sobrang pagod mo, babiyahe ka kung saang bansa man sila galing, ano? Tapos pagdating mo dito, imbis na magpapahinga ka na, so, poproblemahin pa nila kung saan sila mag-i-stay. Kasi nga, walang gustong tumanggap saka hinaharang pa sila, ano. So sana maayos na po 'yan, ano. Saka hindi po maganda yung pangyayari na ganyan ngayon, ano, na pinapauwi tapos pagdating dito problema lang yung dadatnan. So meron pa dito isang video mga kalods na kung saan na pinapakita yung pagdi-discriminate sa ating mga ka-OFW, no? So panoorin niyo itong video mga kalods, ano. And mamaya talaga magko-comment talaga ako. All right. Walang clearance. Galing nga sila doon sa nainay. Sila pinagap doon eh. Sir, wala po kami. Hindi ka kailan doon. Sir, ang dami namin pinagdaanan, sir. Kami na magtitiban na nakatira dito. May mga homeowners kami dito, ha? Kayo po sa doon. May doors, nangungupan din dito. Wala ka na ako. Eh, pinaka-audience ako po namin. Sultan ako, Sultan. Oo. Ayaw kong malintigan yung mga kasama ko dyan sa Puitas. Residential kami, ha? Hindi kami namumupahan. Sir, ayaw namin ng ganyan. Huwag kang magpaliwanag. Basta ayaw namin. Ayaw! Kaya po ba? Hindi! Ipaano mo?
Isa yan, ano guys, nagkakaroon na ng tension dito dahil akala nila sobrang dumi namin. Ang ito, yan, ha? Kali, bumili kami ng mga unit. Dumating kami dito nung maayos, malinis, wala kami ibang dinaanan. Lahat ng mga tao dito, dinidiscriminate kami. Hindi na po namin alam kung gagawin namin. Gusto po namin umuwi sa amin, pero hindi kami. Hindi kami makauwi. Pero dumaan po kami DOH, Bureau of Quarantine. Nanginginig na po ako sa galit. Kinikim-kim ko nila. Yung mga iba namin kasama dito nakipagsagutan na. Akala nila gusto namin mag-stay dito, hindi po. Lahat kami gusto namin umuwi sa kanya-kanya namin pamilya pero wala kami magawa. So ayun na nga mga kaluds, no. Parang hindi naman nata maganda yung ganun, no, na nadidiscriminate yung ating mga ka-OFW. Kasi alam niyo mga kaluds or mga kabayan natin, bago po umalis yung mga kababayan natin sa ibang bansa, tinitest or chine-check po yun sila, no. Meron po silang mga medical po, chine-check po yung kalusugan nila kung okay po. Kasi po, pagka hindi po maganda yung kanilang kondisyon or may sakit po sila, hindi po sila pinapayagan na makauwi ng Pilipinas. So, sana, wag naman ganyan, no. Wag naman natin na gawin sa mga kababayan o mga OFW natin na yung parang dinidiscriminate po. So, alam ko, natatakot din po kayo, no? So sa safety rin niya ng pamilya nyo. So sana yung government natin is maglaan po, ano. So sa government po natin, sana po maglaan po sila ng mga quarantine places na malayo po sa tao, ano, para naman hindi po mangamba yung mga kababayan natin. And hindi po ganito yung madadatnan ng mga kababayan natin na umuwi galing ibang bansa, no. So ang hirap po ng ganyan ng nangyayari ngayon, no. So yung iba is gustong-gustong umuwi galing ibang bansa and hindi nila alam na pag-uwi nila dito sa Pilipinas, ganito po yung madadatnan nila. So sana maayos po to and sa sitwasyong ito, mga kalods, mga kabayan natin, dapat nagtutulungan po tayo, no. So tulong-tulong po, ingat po tayo, stay home po tayo, and keep safe po tayong lahat mga kababayan natin. Ano? Advice ko na lang din sa mga kababayan natin o sa mga ka-OFW natin. No? Kung ikayo po ay nasa magandang kalagayan naman po, wag na lang po muna tayong umuwi ng Pilipinas. Ano? Kasi nga, kung dyan kayo po sa lugar nyo, okay pa naman po kayo dyan. Mas okay na magstay na lang po kayo kaysa naman na nagmamadali po tayong umuwi ng Pilipinas, kaso ito po yung madadatnan natin, no. So mas lalo po kayong mahihirapan and magkakaproblema. So pagka okay na po yung lahat and okay na yung news na hindi na ganito yung nangyayari sa mga umuuwing kababayan natin, so ayan, uwi na po tayo. Pero pagka feeling ko sa ganitong sitwasyon ngayon, mahirap po, hindi maganda na uuwi tayo ng Pilipinas. Tapos ito po yung madadatnan natin, ano. So sana sa panawagan natin sa government natin, sa pamahalaan natin, ano. So sana medyo gawan po natin ng solusyon to, o ng paraan na yung mga kababayan natin, yung mga OFW natin is hindi po mahirapan katulad dito. Alright? So, dito ko na lang siguro tatapusin yung aking video. And bago ko tapusin itong aking video, mag-shoutout muna ako sa mga kalodi natin, ano? So, shoutout po tayo kay Ayan Kalindatas, kay Johnny Bunahos, kay Justin Franz Morillo, kay Lambert Jan Canosa. Ayan sa mga ka-t-shirt or shirt group or clan, ano? So shout out sa inyo. And kay Chris Tadlik, kay May Ann De La Torre,
Saka kay Danny Gonzalez. Ayan, so shoutout sa inyo mga kalods. And kung gusto mo itong aking video, paki-like, share, and subscribe. Don't forget to click notification bell din sa gilid para update pa kayo sa mga upcoming videos natin. Alright, so see you in my next video. Bye! Alright!